mo na lang. Alam mo, may pa-trivia, isang mabilis lang. Kasi okay, parang 90s si Mom, si Jules. 80s and early 90s, si Ate Janice yun. Wow. Ang mga superstars. Yes, of course! Yes. Child star mga yan eh. Ay, ano ka ba? Si Ate Janice ang isa sa dahilan, ba't ako nag-artista? Oo, tama, hinabi mo. Diba, lagi kong sinasabi. Kakapanood ko ng Flor de Luna, nasa Tacloban ako. Oh. Hindi pa namin TV yun. Lagot sa akin yung kapitbahay na yan. Bibili ako ng maraming TV. Grabe yung Flor de Luna, si Doña Agida. Basta yung lahat yan. Oo, laki. Alam kasi talagang motivation ko nun si Ate Janice na kailangan maging artista din ako. Yes. Flor de Luna. Drama ako ng drama kaya sabi ni Mama, ano nangyayari sa'yo? Kung ano lang din nangyayari sa mga bago ngayon. Oo, dinadrama niya siya talaga. Walang magbabago. Bukang bibig niya yun, Miss Janice. Totoo yan. Flor de Luna. Flor de Luna, kay tamis-tamis, banggitin ng iyong pangalan. Kaakit oh my God! Oh, ang larawan. Memory na sa akin lagi. Anong pakiramdam na kaharap mo? Nako, naging kaibigan ko si Ate Janice 15 years ago, 20 years ago, kasi magkasama na kami. At alam niya na ang aking pagkatao. Hindi, pero talagang ate ko siya. Sobrang marami kami pinagsamahan din. Kasi nagkasama tayo sa isang work, di ba? Yes. Hindi man ganun tayo, pero ang solid nun. Isang magulong pagsasamang kagulo. Balikan na. Balikan na. Sana rin. Okay, te. Basta yun. And talagang starstruck pa rin ako sa kanya. Diba? Superstar. Very beautiful. Sobra naman. Hindi naman. Pero ito, Ate Janice, kasi kung pagkukwentuhan natin, ito mga pinagdaanan mo mula noon na talagang bonggam-bongga, tapos talagang nasabi mo na gusto mo nang magnegosyo. Ang naging pangunahing mo talagang kabuhayan ay ang pagluluto bago pa nag-pandemya. It has to be something na komportable ka at yes, alam mong gawin, yes, di ba? Kasi kung, halimbawa, magne-negosyo ako ng salon, di nga ako marunong mag-makeup sa sarili ko, di ba? Hindi ko nga maaayos yung buhok ko na mag-isa ako. Parang medyo weird kasi wala akong alam correct tungkol sa kanya. So dapat, ang gagawin mo yung alam mo. Yun na nga. So paano nangyari nung nagkaroon ngayon ng quarantine, paano mo na ituloy itong kabuhayan mo na ito? Itinuloy mo ba? Oo, tinuloy ko, definitely. Mm-hmm. Sa where I live, mm-hmm, malaki yung lugar namin eh. Mm-hmm. Sa BF, malaki kami. So may mga grupo doon, may mga taong ayaw na magluto. Mm-hmm. Yes. Nabibili na lang ng food. Mm-hmm. Eh, noong una, wala na mga restaurant na bukas, correct, diba? Oo. Ni walang nagpapa-take out, mm-hmm, nung siguro mga first month. Enhance. Diba? Oh. So, umorder sila ng pagkain sa'yo. Kasi kayo-kayo lang eh. Grupo lang yan. Mga taga-BF lang. Marami kami. May nagbebenta ng isda. Eh, pero kasi laki ng garden. BF. Yun nga lang. Oh, malaki kasi siya. Oh. Pero maganda doon kasi everybody is buying from one another. Yes. Kasi may nagbebenta ng isda, may nagbebenta ng karne, may nagbebenta ng pastries, may nagbebenta ng lutong ulam, iba-ibang klase, di ba? So, it has become a community healthy effort to make yes sure that everybody has food, lahat kumakain, wow, lahat hindi mamumroblema. At saka, small businesses, you have to help them kasi kagaya ko, small business din ako eh. Mm-hmm. Diba? So, importante magtulungan kayo sa panahon na to kasi at the moment, ito yung umaandam. Yes. Totoo. At lumabay. Yun na nga, meron kang araw talagang sinusunod na schedule araw-araw para mailuloy mo ang mga ito. Mm-hmm. Kwento mo sa amin. Kasi ang preparation ko, pag nagpa-prepare ako, mm-hmm, gabi. Okay. Tapos yung mga luto, let's say, kailangan mo i-bake o ano, okay, sa umaga na yon. Okay. Sa umaga mo na gagawin. Para pagdating ng tanghali, after ko na siyang madispatch sa lahat, relax na ako. Oh, yun na. Diba? Nagagawa ko na kung ano yung gusto ko. Uh-oh. Kung hindi masyadong busy nung umaga, may enerhiya pa ako. Uh-oh. Pero pagka busy nung umaga, bagsak na. Medyo inaantok-antok na ako. Uh-oh. Actually, ang swerte na may passion ka talaga no, sa kahit na anong bagay. Tsaka yung nagagawa mo siya, tas masaya ka. Diba? Nagkaroon ng routine yung buhay ko. Kasi tayo sanay tayo sa trabaho ang ginagawa natin. Wala tayong routine, di ba? Galaw-galaw talaga. Today, ito yung nangyayari. Tomorrow, iba yung nangyayari. Yes. May oras ka na sinusunod sa umaga pa lang gantong oras. Yun na, buksan mo na yung ano mo. Mga bintana mo. Oh, 8 a.m. pagising ko, bubuksan ko na yung sliding door, mga bintana. Lalabas na yung mga unan, yung mga kumot, papaarawan. Ayun. Yung routine ko yan sa umaga. Tapos bababa na ako, magluluto, magano, pagkatapos. Yes. Ayan, dapat talaga nagka-routine eh. Yes, magandang mamshie tip yun. Oo.
Dapat talaga gawin natin yun every day. Mm-hmm. Oo, naniniwala ako sa power of the sun. Yes. Pagdating sa disinfecting. Noong una kasi, hindi ko naiintindihan yung pag naglalaba. Dapat yung mga damit sinasampay mo sa arawan, parang siya nangangamoy. Tapos nung na-discover ko siya, at ang tagal bago ko na-discover, kasi hindi naman ako naglalaba. Diba? Ang tagal bago ko na-discover. So nung na-discover ko siya, lahat ng pwede kong ibilad sa araw, binibilad ko. Yes, napakainit pa naman ngayon. O diba, minsan kahit yung mga anak ko, nitong umpisa ng panyari, gusto ko ibilad din sa araw. Kasi malaki talaga siyang bagay. Gumising kayo, magpa-araw kayo. Lahat ng damit. Vitamin D. Tuwaya. Sinasampay ko sa lahat, sa ano, sa labas. Ayun na nga. Kesa minsan ang hirap ng wala kasing trabaho, medyo nakagapos ng konti ang ating mga kamay, diba? Dahil dito sa pandemic na nangyari. So, talagang magbabawas ka ng gastos. Yes. Ayan ang araw, libreng-libre. Vitamin D. Kesa mamili ka ng mga pa-UV or yes, something, diba? Paarawan. Oo, ngayon kung titipid ka, lumabas na lang po kayo at nandyan si Haring Araw, ay libreng-libre. Correct. Disinfectant pa yan. Kaya kahit sobrang init nitong huling mga buwan, gusto mo magreklamo pero gusto mo rin magpasalamat. Yes, malaking so, bagay. Kasi diba? Pinapawisan din tayo. Masarap isa pa rin yun, pinapawisan ka rin. So, feeling ko baka makatulong din yan, di ba? Ay, nako, I love it. Ang sarap mag-kwento din gumagawa. Ano? Ang sarap ng kwentuhan na yes. Nakakabungol to, ha? Medyo, pero talagang kung pang safety, ako medyo nababangga ko lang siya. Nababangga lang.